Hello po. Sa araw po na to, ang pag-uusapan namin ay yung katotohanan na hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ng mga kapwa natin Filipino dyan sa Pilipinas about sa aming mga OFW kung talaga bang may pera kami o wala. So, based on my experience po kasi, nung umuwi ako, nagbakasyon ako, mayroong isang babae na though kakilala ko siya, pero hindi ko siya ganun ka-close. Or, as in, alam ko ka-lugar lang namin. Lumapit sa akin ang hiram ng pera. So, at that time, two weeks na yata ako nakakauwi. So, talagang wala ng pera. And besides, umuwi ako ng wala ganun kalaking pera. So, talagang wala akong mapahiram sa kanya. Pero, ayaw niyang maniwala sa akin na wala akong pera kasi OFW daw ako. So, ano bang OFW? So, OFW, pag OFW ka ba, ibig sabihin ba marami kang pera? Na kapag nagtrabaho ka ba sa abroad, ibig sabihin marami kang pera? Hello po, kami po mga OFW. Katulad lang din po kami ni New Jan sa Pilipinas na nagtatrabaho. Ang kaibahan nga lang po, andito kami nagtatrabaho sa abroad, kayo dyan sa Pilipinas. So, pare-pareho po tayong sumusweldo at yung sweldo po namin ay ipinapadala namin sa Pilipinas. Hindi po yan naka-stack dito sa amin. Andiyan po sa Pilipinas ang family namin, ang mga anak namin na naghihintay din ang suporta namin. So, ako bilang ina, nagtatrabaho ako dito para sa mga anak ko. So, may nag-message sa akin ang hiram ng pera. So, 10,000, hello sa aming mga OFW na may sinusuportahan sa Pilipinas. Napakalaking halaga po ng 10,000. Kasi po, hindi naman po kalakihan ang sweldo namin dito sa abroad. So, tapos, mababasa ko sa messenger, mag-open uli ako dahil hindi kita napagbigyan. You cannot reply to this conversation. Hello, ate. Ganun ba yon? Kailan ba tayo huling nagkausap? Tapos ngayon, hindi kita napagbigyan sa nais mong hiramin sa akin. Iba-block mo ako sa messenger. Ate, mas bata ka sa akin, I know. Kaya ang niisip ko, mas malawak yung pag-iisip mo. Alam mo na ang katotohanan ito, pero bakit hanggang ngayon sumasama ka sa mga grupo ng mga kapwa natin Filipino na hanggang ngayon ipinipikit ang mga mata sa katotohanan talaga na ang mga OFW ay walang maraming pera. Ate, mas bata ka, dapat mas malawak ang pag-iisip mo, pero hindi ko maintindihan. Pero sorry talaga, wala akong mapapahiram na pera sa iyo kasi po, lalo na ngayong pandemic, wala po talaga akong ganong pera. Kasi po nung time ng pandemic na talagang walang trabaho dyan sa Pilipinas, pinapadala ko talaga lahat ng sweldo ko. Kasi gusto ko kahit konti mabigyan din yung mga kapatid ko. Kahit konti mabigyan yung mga taong malapit sa akin, maliban sa pamilya ko. Oo, ang pamilya ko walang problema, pero gusto ko makapag-share din kasi nga alam ko na walang nakakapagtrabaho dyan. So talagang at that time ng pandemic, ilang buwan yun wala talagang natitira sa akin. So dito din nawalan kami ng trabaho dito. So anong gagastusin namin dito? Wala, kundi nahuhugot lang din namin yung naiipon namin. Kaya ngayon po, may pandemic pa rin, buti nga open na kami ngayon eh. Pero sana naman naiintindihan mo yun. Hindi lang ikaw ang nahihirapan, hindi lang ikaw ang naghihirap. Maging pamilya ko, maging mga kapatid ko, mga kakamag-anak ko. So, huwag sanang magdamdam kung sakaling hindi kita napahiram. Kasi sa totoo lang talaga, at this time, napakahirap bitawan ng 10,000. So, sana maintindihan mo ako, sana mabasa mo to. I mean, mapalood mo tong video na to. Na hindi po talaga ako ganun kayaman. Hindi ako ganun. May mga utang pa nga ako na hindi nababayaran. So, yun lang po. Sana po sa mga kapwa ko OFW. Sa nangyari sa akin, huwag rin tayong magagalit sa tao na nagalit sa atin dahil hindi natin napahiram. Ipaliwanag natin sa kanila kung bakit. Kasi
Hanggang ngayon talaga, eh, pikit pa rin yung mga mata nila sa katotohanan na tayo ay wala talagang pera. So at sa mga kapwa ko naman Filipino, please naman po, sana po palawakin na po natin ang pag-iisip natin. Alam na po sana natin na kami po mga OFW, hindi po kami namumulot ng pera dito o namimitas sa puno ng pera. Pinaghihirapan po namin yan. Kahit mag-overtime kami dito na walang bayad, okay lang po yun. Kasi iniisip namin, basta may sweldo kami, basta meron kami maipadala sa pamilya namin. Yung ang mga, mga housekeeper, kung ano-ano mga pinagagawa dito, nakikita ko nagkukuskus ng mga CR, natutulog ng 10 oras ng gabi, kung ano-ano. Minsan kumakain lang sa sahig, pero tinitiis lahat yun kasi nga may pamilyang umaasa. So, hindi lang sa mga housekeeper, kami nawala ng trabaho kasi nag-close dahil sa pandemic. So, ganun din, hirap. Kaya sana naman, we must understand each other. Ganun na lang. Huwag yung hindi ka lang napahiram, ibablock mo ako sa messenger or magagalit ka or magdadamdam ka sa akin. So, ate, please lang po, sana mapanood mo tong video na to. At sa mga kapwa ko Filipino, yun lang po sana ang hinihiling ko na sana po mawala na or malinis na yung isipan natin na kapag hindi napapahiram ng mga OFW, magagalit kayo sa amin. Ang katotohanan po talaga din ang yan ay may pera kami mga OFW pero hindi ganun karami. Opo, may pera kami pero huwag po niyo kayong asahan na magbibigay kami o magpapahiram kami ng malaking halaga kasi po napakahirap po talaga para sa amin yun. So yun lamang po at muli nagpapasalamat ako dahil nabigay kayo ng oras muli sa akin sa pakikinig. Have a nice day and may God bless you.